Hello everyone! Welcome back po sa ating munting channel. Kumusta po ang lahat? I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. Especially po sa ating mga OFW na kagaya ko. Sa buong mundo, I hope na okay lang po kayo. Ako po si Mercy Sim. Ako po ay isang caregiver dito sa Israel running for 17 years na sa ngayon. Awa ng Diyos. So ngayon guys, ang gusto ko lang po i-share sa inyo na topic is about sa A to A and G to G. Ayan. Kasi mayroong naging issue dito sa Israel about A to A. Yung A to A po kami na mga nag-placement fee. Nung pumunta po kami dito sa Israel, I came here last 2005, March 24. Ayun, ako po ay nakapag-placement fee ng more than $6,500 with 10% interest. Ang time ko is mababa pa yung placement fee. Pero yung mga pumunta dito ng 2014, 2011, ganun, 2015, umabot sila ng $10,000. Pwera pa ang 7% and 10% na interest. So maswerte yung mga A to A ngayon kasi wala po kayong placement fee. Bali yung mga binayaran nyo lang ay medical, plane ticket, ganun. Nasa less 80,000 lang yata yung ginastos ng mga A to A. Ng mga G to G. So, ang sinasabi ko pong nagkaroon ng issue dito sa Israel is yung A to A tsaka G to G, yung mga dumating na ating mga kababayan na government to government ang kanilang pagpunta dito. So, mayroon kasi nag-post doon sa trabaho kabayan na isang G2G na ating kabayan na nakakasakit ng damdamin. Ayan, tinira niya kaming mga A to A. Sila daw na mga G2G ay mga professionals at educated. Aray ko, sakit naman, kabayan. Diniscriminate niya yung amin, dinigrade niya ang A to A, kumbaga. So in short, maraming nagalit or maraming na upset na mga ating kababayan na A to A na kagaya ko, na upset talaga ako doon sa sinabi ni kabayan naman na kami daw na mga pinapalabas niya na kami mga A to A, walang pinag-aralan. Ganon. Hindi naman dapat ganon yung mga sinasabi mo, kabayan, di ba? Huwag kang manlait ng tao or huwag kang masyadong manliit ng kapwa na manlait, kumbaga. So, ito guys, yung vlog ko na ito ay ginawa ko to para ito sa mga G2G na papunta ng Israel. Para po kayo ay maging ready kung ano man po ang magiging trabaho daratan nyo dito, ay maging ready kayo. Through my vlog ay maging handa kayo, physically, mentally. At advice ko na rin ito sa mga G2G na andi dito na po sa Israel. So maraming nagalit na ating mga kababayan na A to A. Ang masasabi ko lang po, dito sa Israel, pinaganda lang po yung salitang caregiver. Pero ang labas pa rin natin is katulong. Ha? All around po ang trabaho dito sa Israel as a caregiver. Ako nga, tingnan nyo, halos di na makapagsupply. Kamay ko na lang ang sinusupply ko sa dami ng trabaho. Isa-isahin ko ang trabaho dito guys ha. Yun, maglalaba ka, maglilinis ka ng bahay, paliguan mong matanda, kagaya ng matanda ko, 98 years old na, pero may isip, gumagana pa ang isip kahit na hindi ganun katino talaga, pero talagang may isip pa siya. Ayaw niyang uminom ng pampadumi. Ayaw talaga niya. Niisip niya lason o masamang gamot, ganun, basta ayaw niya. Ang dumi niya talagang hindi niya kayang ilabas at hindi niya na rin kayang umiri. Pero gusto niya talagang pumunta ng kubeta. Kahit naka-diaper siya, ayaw niyang umihi sa diaper, ayaw niyang dumumi sa diaper. Talagang gusto niya punta talaga ng kubeta. Binubuhat ko pa yan kasi hindi na siya halos makatayo. Pero ito, gumagana pa kahit papaano. So anong gagawin ko? Diba, alam nga naman na umiiyak siya dun sa kubeta, gusto niyang ilabas yung dumi niya, hindi niya mailabas. So anong gagawin ko? Maglalagay ako ng 4 na gloves, dudukutin ko yun, para lang maginhawahan siya. Yun ang tunay na trabaho dito sa Israel.
Tapos meron pang matanda na pagtumai. TMI po sa mga kumakain, sorry po. Talagang pag dumumi yan, maglalakad na ang dumi niya ay nakakandahulog. Pupulutin mo, dadakutin mo yan. Tapos sa gabi, tatawagin ka ng tatawagin. Halos wala kang tulog. Tapos ang mga gamot niya, kailangan asikasuhin mo. Magluluto ka ng pagkain niya. Napakaraming trabaho as a caregiver, guys. As in, palitan mo yung bedsheet niya, lahat. To, linisin mo ang bahay. Mamimili ka ng pangailangan sa grocery store. Punta ka ng pharmacy, bumili ka ng mga gamot niya. All around, in short, all around ang trabaho. Pag nag-alaga ka ng isang matanda. So yung mga G2G na dumating dito, na akala mo kung sino, reklamador, ayan, nagreklamo doon sa quarantine na facilities na bakit daw ganun ang higaan. Hindi ko naman ilalahat-lahat ng G2G na reklamador. Meron lang mga nagreklamo at meron pang nagpo sa trabaho kabayan. Bakit sa tingin nyo mga G2G na nanlalait dyan? Bakit akala nyo yung mga A2A na pumunta dito ay walang tinapos? Hindi professional? Ang dami ko nga kaibigan dito na A2A, katapos ng pulis, midwife, nurse, teacher, at kung ano-ano pa mga kurso. Kasi nga, ang sweldo sa Pilipinas, ganito lang, diba? Ganito ang sweldo sa Pinas. Magkandakuba ka na sa pagtuturo bilang isang teacher, tapos pag pulis ka naman, nasa delikado naman ang iyong trabaho. Basta ang sweldo sa Pilipinas is napakaliit. Kaya tayo ay nag-a-abroad. Kasi sa abroad, medyo talagang malaki ang sahod. Lalo dito sa Israel, malaki ang sahod. Pero mahirap ang trabaho. Ngayon, kung hindi mo kayang kainin ang ego mo, ang pride mo, at ikaw ay nakatapos din sa Pilipinas, board passer ka ng pagiging nurse o midwife, kung ano man ang natatapos mo sa Pilipinas, tapos pagdating mo dito, ay ganito pala ang trabaho dito. Dito ka lang sa lagang bahay, 24 hours, bantayan mo ang matanda. Hindi mo pwedeng layas-layasan ang matanda kasi tanggal ka sa trabaho. Tapos pala tumba pa yung matanda at iniwanan mo, nag-shopping-shopping ka sa labas, nagpasyal-pasyal ka, nagbalatuba ka sa labas. Tapos ang matanda mo natumba, napapatay ka ngayon sa anak ng ng amo mo. Pwede ka ba mabilanggo? Madiskrasya mo yung matanda. Ngayon, yung nag-post dyan na isang nakala mo kung sinong G2G na pumunta dito, nilait kaming mga A2A. Abay, huwag ganun kabayan. Be humble. Ha? Kung hindi mo kayang kainin ang pride mo at ang pinag-aralan mo kung ano man, huwag kang pumunta dito sa Israel. Akala mo, magsusweldo ka lang dito ng 100,000, magabigay ka lang ng gamot sa matanda, tapos matulog ka na. Hindi ganun, day. Hindi ganun ang trabaho dito. All around ang trabaho dito. Tapos pagsalitaan ka para matanda ng masasakit, para kang aso. Tanggapin mo yon, lunukin mo na lang yon, iyak mo na lang yon. Buhat-buhatin mo pa pag hindi makatayo. Lahat. Gagawin mo for the sake of your employer. Kaya ang payo ko lang sa mga G2G na pupunta dito, be ready. Mentally, physically. Ha? Kung hindi kayo na-orient na mabuti tungkol sa trabaho dito sa Israel, kung anong totoong trabaho dito, ay pag-isipan nyo muna ng million times. Unang kalaban nyo dito, homesick. Kasi napaka-boring ng trabaho dito. 24 hours lang ang kalayaan nyo dito. Maswerte ka kung makatagpo ka ng leave out. Yun, maswerte ka talaga. Pero ako, never ako nakatagpo ng leave out sa more than 16 years ko. Puro leave-in ang trabaho ko. 24 hours lang dito ang ating kalayaan, ang ating day off. Back to work na naman after 24 hours. Halos umiyak-iyak ka pabalik ng trabaho after 24 hours ng iyong kaligayahan. Ngayon, pag-isipan nyo mabuti na G2G na pupunta dito sa Israel, pag-isipan nyo mabuti. Especially sa mga nakatapos. Pag-isipan nyo mabuti kung kaya nyo ang trabaho dito. At kung kakayanin nyo ang homesick, especially dyan sa may mga anak na maiiwan sa Pinas. Ang trabaho dito is not easy. Very hard. Lalo dito. Pag mahina-hina ka dito, magtililing ka talaga. Very stressful itong klase ng trabaho ng caregiver. Kasi ang matanda ay panagpasaway, lakad ng lakad, walang tigil ng kalalakad. Tapos, pag dito siya nakaupo sa recliner, gusto na naman niya doon sa wheelchair, buhatin mo na naman. Hindi siya mapakali, para siyang may wet po, may uod sa wet po. Talagang makulit.
sobrang kulit. Ay, nako, pag wala kang pasensya kasi laki ng Pilipinas ang pasensya, nako, mahirap. Talagang sasabihin mong uuwi ka na ng Pilipinas, surrender ka na. Kaya ako nag-comment doon eh, eh kabayan na yung nalalait doon sa trabaho kabayan na page, tuloy nagkagulo. Siyempre, hindi na namin kayang tanggapin ng mga ito eh, na sabihan kami na kami ay ano, walang pinag-aralan. At sila ay professional na mga G2G. Maze. Oh. Dito, hindi dito ano, big deal ang pinag-aralan sa trabahong caregiver. Talagang tayo ikatulong dito. Oh, isang tabi mo na yung pagiging professional mo pag pumunta ka dito. Magdukot ka talaga dito ng dumi ng matanda. Kaya ayang payo ko sa mga pupunta dito na mga G2G, ha? Huwag lang ang sahod ang isipin nyo na malaki. Ang kapalit noon ay napakahirap na trabaho. Maswerte kayo kung makatagpo kayo ng madaling trabaho or easy na trabaho. Mostly dito, all around, caretaker, caregiver, yan, lahat na. Kaya talagang ang pagtitiis ay napakatindi. Kung kaya mong tiisin ang trabaho dito, kung meron kang mahabang pasensya sa matanda, kung kaya mong magtiis ng 24 hours sa loob lang ng bahay para kang bilanggo. Ako para kong bilanggo dito. Oh, bantayan ko lang si Lola. Isang minuto lang di ako makita niya na yan. Garun-garun na yan. O saan sana magtatatawag yan. Oh. Talagang magtitiis ka. Kung sanay kang gumalagala sa Pilipinas, kung layas ka sa Pinas dito, hindi na. Iba na ang buhay mo dito. Pero ang isipin nyo, kayong mga G2G na pupunta dito, kung gusto nyo magkaroon ng magandang future ang inyong pamilya, ang inyong mga anak, ay magtiis talaga kayo dito magtrabaho ng mahirap. Kung gusto nyo magkaroon ng magandang future, talagang no surrender, no retreat sa ganitong klaseng trabaho kung kaya nyo. Oh. Pero kung di nyo kaya, ay talagang uuwi kayo ng Pilipinas, babalik kayo. Isipin nyo na lang yung hirap ng pag-a-apply nyo, lahat-lahat. Oh, yun ang isipin nyo, talo kayo. Kung kayo'y babalik ng Pilipinas, pag dito na kayo. Kaya pag-isipan nyo munang mabuti, ng million times, bago kayo pumunta dito sa Israel para magtrabaho sa caregiver. Kasi kung certified nurse kayo dyan sa Pilipinas, at okay-okay naman ang sahod, hindi dyan na lang kayo, o kundi mag-apply kayo sa Amerika, kasi bawal dito ang reklamador. Wala ka dito ang trabaho pag reklamador ka, kasi ang trabaho dito sa Israel is caregiving sector lang. Wala tayong ibang pwedeng apply na trabaho dito. Caregiver lang talaga. Caregiving sector lang dito ang available sa mga foreign workers. Oh. Pasensya na kayo guys, sama ingay yung oxygen ni Lola kasi naku-oxygen na si Lola eh. Yung naiinis kasi ako doon sa ano eh, sa nag-post doon sa trabaho kabayan, yung rally na yon. Marami pa yatang iba eh. Na ano, kami mga ito eh, sa totoo lang guys, may mga subscribers akong G2G na dumating dito sa Israel. At mga tinulungan ko din kung anong dapat gawin sa trabaho, once na hindi kaya ang trabaho, anong dapat gawin, pwede ba mag-resign, ganun-ganun. Ako willing akong tumulong sa taong marespeto at mabait at makatao at hindi kala mo mataas ang ilong kasing taas na ng ano, di ba? Huwag kayo masyadong mayabang. Pagdating nyo dito, palibasa may tinapos kayo. Punta kayo dito. Akala nyo kung sino kayo. Hoy, ang bagsak nyo dito, katulong pa rin. Kagaya ko rin katulong. Oh. Kaya huwag tayong maging mayabang. Be humble. Kailangan nakatungtong palagi ang ating mga paa sa ground. Ha? Kasi pare-pares ang trabaho natin dito, magadukit na, magadukot ng ano, dumi ni Lola, ni Lolo. Oh, magabuhat, ang matanda, pag hindi makatayo, magpukuyat. Mm. Pero pag ano, kaya pag hindi nyo na kayanan ang trabaho dito at ang mahabang pasensya at dito lang kayo sa bahay, magbantay lang sa matatanda, ay uwi ka talaga sa Pilipinas, dai. Hirap talaga. Kaya be strong dito. Kailangan malakas ang katawan. Hmm. Kaya ko nga eh. Siyempre kaya nyo rin. Kung kaya ng iba, kaya mo rin. Be positive lang. Kaya ang payo ko sa mga G2G na pupunta dito at decidido kayo magkaroon ng future, magandang future, be determined, be strong. Be positive, be courageous. At laging magpipray sa Panginoon na tayo laging bibigyan ng
lakas ng loob, tibay ng dibdib sa mga masakit na sinasabi ng matatanda minsan. Kaya nyo yan. Pero kung talagang hindi nyo kaya at hindi kayo ready na pumunta dito para magtrabaho ng ganitong klaseng trabaho, huwag na kayong pumunta. At kung maganda naman ang trabaho nyo sa Pilipinas, kung may permanent naman kayong trabaho as a nurse, as a midwife, kung ano man, at maganda naman ang income nyo, kung meron kayong mga small businesses, pagtsagaan nyo na lang. Kung hindi nyo makakaya ang trabaho dito, sinasabi ko na talaga katotohanan kung anong trabaho dito, kailangan lunukin mo ang pride mo dito. Kung may pinag-aralan ka sa Pilipinas, pagdating mo dito, isa kang alipin, kailangan lunukin mo ang pride mo, kalimutan mo yung pinag-aralan mo. Mag-focus ka sa matanda mo, alagaan mo mabuti. Hindi yung pos ka ng pos yung trabaho kabayan kung ano-anong mga nonsense words. Matumba pa yung matanda mo, mag-focus ka na lang sa matanda mo, alagaan mo mabuti. Ay, yun ang masasabi ko sa nag-pos-pos dyan sa trabaho kabayan na kung ano-anong mga nonsense na nakakainis talaga. Pantayan mo na lang yung amo mo para makapag-ipon ka na maraming dolarim. Yan. At magkaroon ka ng future someday. At magkaroon ka ng magandang buhay sa Pilipinas pag-uwi mo. Hindi yung kung ano-anong post-post mo dyan sa Facebook, sa trabaho kabayan. Tuloy, nakakagulo eh. Maliit lang yung issue, lumaki tuloy. Pati ako, napakomment dun. Patulog na ako ng isang gabi eh. Nasalubong ko pa sa wall ko yung ano, yung post na yun, na bullshit talaga ko. Sabi kong ganun eh. Naku ha, pa-professional ka, pa-educated ka pa. Naku, die! Pagdating mo dito, alipin ka talaga dito. Oh, kung hindi mo kaya, go back to your own country. Ha? Huwag ka reklamo na reklamo. Bawal ang reklamador dito sa Israel as a caregiver. Caregiver. Ha? Kasi talagang ano, alipin dito. Lahat. Gagawin mo. Sama ang luha at sipon mo. Sa trabaho ng ganitong klaseng trabaho. Ako nga, more than 16 years na, kailangan ko pa rin mag-ipon ng marami pang pasensya. Ha? Pagmamahal sa matanda, kailangan ko pa rin ng marami pang pagtitiis kasi hindi pa ako ready umuwi ng Pilipinas. Marami pa akong mga goal, marami pa akong dreams na gusto kong ma-achieve, ma-accomplish sa tulong ng Panginoon. Eh, kung ikaw ay isang tamad at pinapairal mo yung pinag-aralan mo, at ayaw mo dumukot ng dumi ng matanda dito, huwag ka lang pumunta at kung nandito ka na rin at reklamo ka ng reklamo, umuwi ka na lang ng Pilipinas. Kung hindi ka dito masaya, kasi hindi talaga ito masaya ang trabaho na ito, kahit sino hindi masaya sa gatong klaseng trabaho, mahirap talaga, day. Pero kung ikaw ay may dream sa buhay at meron kang gusto mga ma-achieve na mga pangarap sa buhay, ay magtiis ka. Huwag ka na magreklamo, ha? Ay, ako eh, basta may mga G2G na lumalapit sa akin sa messenger at nag-PM sa akin, kailangan ng tulong, tinutulungan ko. Bakit hindi? Hindi naman ako tao makasarili eh. Alam ko naman yung hirap ng adjustment pagdating dito. Naranasan ko yan. Nag-adjust din ako ng 1 year bago ako naka-recover sa homesick at sa hirap ng trabaho. O ngayon, na-adapt ko na, sanay na ako, nasanay na rin ako, tinanggap ko na rin sa sarili ko na ganyan talaga ang aking kapalaran. Kaya kayong mga G2G na pupunta dito ha, sinasabi ko na sa inyo, maging ready kayo dito, tibay ng dibdib at kapit sa Panginoon. Si Lord ang source ng lahat, ng ating good health, ng ating... hingi tayo lagi ng wisdom sa Panginoon, ng physical strength, emotionally, yan, kailangan lagi tayong humingi sa Panginoon ng kalakasan. Kasi kung hindi tayo kakapit sa Panginoon, we are nothing. Without God, we are nothing. Kaya, ang advice ko po sa mga G2G na pupunta dito, good luck sa inyong lahat. I hope na kayo ay makarating na malulati dito sa Israel soon. Naway makarating kayo dito soon. At kung sino man ang mga G2G na makakapanood ng aking vlog na ito, I hope na kung nagustuhan nyo ay makapag-subscribe kayo. At anytime, open ang aking messenger, Mersim. Puro small letter ang aking pangalan at apelido, Mersim. Pwede po kayong mag-PM sa akin sa messenger pag dito na kayo sa Israel. Kung kailangan nyo po ng tulong, tutulong po ako sa abot ng aking mga kaya. Kaya
Huwag niyo pong isipin ng mga G2G na kaming mga A2A na nauna dito sa Israel ay mayayabang. Hindi po, huwag niyo pong lahatin. Parang daliri natin ang tao, hindi pantay-pantay, hindi pare-pareho ang tao. So, yun. Basta positive lang kayo at huwag kayong pagdating dito, tahimik lang kayo, huwag kayong masyadong reklamador. At sinasabi ko na nga talaga dito sa aking vlog na to ang trabaho kung gaano kahirap. Panoorin nyo na lang to ng paulit-ulit para pumasok sa inyong mga kaisipan. At higit sa lahat, huwag maging mayabang, be humble, at huwag makipag-away. Don't be arrogant to anyone. Hindi ko nila lahat guys ha, na yung mga G2G na dumating dito ay reklamador or nanlalait. Meron lang ilan. Magbago-bago na kayo at mag-focus na lang kayo sa trabaho nyo. Kasi para kayo ay makaipon ng maraming dollars, ng maraming money. At kayo ay magkaroon ng magandang future. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking vlog. I hope na makapag-subscribe kayo. Don't forget to like and share. And don't forget to click the notification bell para kayo'y updated sa aking mga next videos. God bless everyone. Babuch, babuch, babuch.